Ngayon nga kapatid ay pinag-uusapan nga itong pagiging jungler na nga ni Kelra dito sa koponan ng Smart Omega. Nang maglaban kasi itong Smart Omega at Game Lab dito nga sa Juicy Legends kapatid ay ating ang napanood ang kakaibang strat na ginawa nitong Smart Omega sa pagkakataon na ito na kung saan instead sa kahit sinong jungler nga sa Smart Omega ang nag-jungle sa mga oras na iyon, ito nga ay ginawa ni Kelra dito sa laban. At ang pumasok nga sa gold lane kapatid ay ito nga ang ina-idolize ni Kelra sa gold lane, at ito nga ay walang iba kundi si Joom na dating miyembro ng Bren Esports. Kaya naman ang naging lineup nga ng Smart Omega dito sa laban nila sa Game Lab ay ito nga si Kelra bilang jungle, Joom bilang gold laner, at ito ngang si Ryota bilang EXP laner, at ito Max bilang post-4, at syempre ang post-5 nga nila ay walang iba kundi ito ngang si Idol Chacnu. Dito nga kapatid ay ating nakita kung paano nga lumaro itong si Kelra sa pagiging jungler dito nga sa Smart Omega, na kung saan napilitan kasi itong Smart Omega alone, at marahil sa mga oras na iyon ay wala nga silang jungler. Kaya naman ang kanilang ang inassign sa pagiging jungler ay itong ang si Kelra. Nasa na kaya itong si Sensui kapatid? Si Sensui nga ay nasa blacklist, international na nga maglalaro. Kaya naman parang nadiskubre pa nga ng Smart Omega na effective si Kelra sa pagiging jungler neto dito nga sa koponan niya. Pero syempre bago nga maging gold laner itong si Kelra kapatid, may experience na rin yan sa pagiging jungler. Madalas kasi nangyayari yung bagay na yan, yung dating jungler nga ay nagiging gold lane o di kaya ay post-4 ng koponan. Pero ang malaking katunungan nga rito kapatid ay kung gagawin nga ba ng Smart Omega ang planong yan para sa paparating na MPL. Yan nga ang ating aabangan sa mga susunod na araw. Well, kung maganda nga ang ipapakita ng Smart Omega sa kanilang mga scrims, baka si Kelra na nga ang posibleng maging jungler ng koponan ng Smart Omega. May tira din naman ito ngang si Kelra dito nga sa pagiging jungler, dahil ang nakalaban ng Smart Omega ay ang koponan na may matagal na ngang chemistry as a team, at ito nga ay ang Game Lab na sumasali-sali nga sa mga amateur tournament, at kasama rin yan nung nakaraan dito nga sa Mobile Legends Developmental League. Kumbaga yung chemistry ng Game Lab ay buong buo na, samantalang itong Smart Omega nga kapatid ay kakabuo pa lang ng kanilang lineup at binubuo pa lamang nila ang tinatawag nating chemistry. Pero nanalo pa rin ang mga ito dito sa Juicy Legends. Magaling din naman itong si Joom na pumalit nga kay Kelra sa gold lane, dahil kung ating ang matatandaan kapatid, ayon nga kay Kelra noon, lalong lalo na nung kasagsagan ni Kelra dito nga sa gold lane, ang player di umano na kayang-kayang tumapat sa kanya sa gold lane ay walang iba kundi itong ang si Joom na nasa Bren Esports nga sa mga oras na iyon. Kaya walang duda rin kapatid, ito rin ang dahilan kung bakit nasa Smart Omega nga itong si Joom para dito na nga siya maglalaro, dahil malamang sa malamang niyan ay sinuggest nga yan ni Kelra dito nga sa koponan ng Smart Omega. Pero syempre yung ipinakita nga nila Kelra sa laban nila sa Game Lab ay hindi yun yung basihan para nga gawin na ngang tuluyan na jungler itong ang si Kelra ng Smart Omega. Titingnan pa yan syempre ng Smart Omega kung panalo yan sa mga scrims, at pati na rin kung magiging effective pa rin ba kung may nakalaban nga silang ubod ng lakas o may makalaban nga sila na MPL team dito nga sa Juicy Legends. Isa rin sa nakikita ko kapatid kung bakit ginawa ngang jungler itong si Kelra ay dahil nagbago na nga ang meta ngayong paparating na season, dahil kung ating ang titingnan kapatid, naging hati na nga ang jungle ngayon. Dahil sa nakalipas ng mga season nga kapatid, naging dominante talaga yung tinatawag nating tank jungle. Pero ngayon nga ay nangingibabaw na rin itong ang mga assassin jungle, pati na rin ang tinatawag nating marksman jungle. Kaya naman isa yan sa magiging advantage nitong ang Smart Omega, dahil kung si Kelra nga ang kanilang magiging jungle at gagamit nga ito ng mga marksman na jungler, ay magiging fit na fit nga ito para kay Kelra, dahil
dahil sa ngayon nga kapatid ay tinatawag na gold standard nga itong si Kelra dito nga sa MPLPH. Sa madaling salita, si Kelra ang pinakamahusay pagdating nga dito sa gold lane. Pero syempre, mahusay din naman yung ibang gold laner dito nga sa iba't ibang koponan ng MPLPH. Marahil ang patch nga na ito kapatid, isa ang Smart Omega sa magbe-benefit niyan kung magiging jungler na nga talaga itong si Kelra. Lalo na't noong nagkampiyon nga itong Execration na Smart Omega nga ngayon kapatid sa MSC 2021 ay pinag-nerf talaga nitong ni Munton ang mga hero na usual na ginagamit nga ng Execration doon na kagaya nga ng Hari pati na rin ng Alice at yung mga iba pang mga hero na madalas nang ginagamit ng Execration. Kaya naman matapos nga ang prime ng Execration noong nagkampiyon sila sa MSC, dito na nga paunti-unti kapatid nahirapan talagang bumangon itong Execration hanggang naging Smart Omega na nga sila. At baka ngayong season nga na ito kapatid, eto na talaga ang season ng Smart Omega. Yan nga ang ating aabangan, lalo na't nagbabalik na nga itong si Chuck Mamba dito nga sa Smart Omega at napakalaking impact nga nito para sa koponan ng Omega dahil alam naman natin na kapag andito si Idol Chuck no, kayang-kaya nga nila kumambak sa isang set lamang ng nag-iisang Chuck Mamba dito nga sa MPLPH. Sa pagpapatuloy nga kapatid, mabalik nga tayo dito kay Sensui na kung saan sa kasalukuyan nga kapatid ay nasa kuponan na nga siya ng Blacklist International para lumaro dito sa Juicy Legends. Dahil kung ating ang matatandaan nung nakaraan, ang jungler nga nitong Blacklist International ay walang iba kundi eto nga si Hades para dito sa ESL. Pero inalat nga ang mga ito dahilan kung bakit natalo nga sila dito sa ESL at hindi nga nakapasok para sana tumungo dito nga sa Jakarta, Indonesia. Kaya naman dito sa Juicy Legends ay muling nagpalit nga itong Blacklist International ng kanilang jungler at ang napili nga nila this time ay walang iba kundi itong si Sensui na dating jungler nitong Onyx PH. Ang huling laro nga ni Sensui kapatid ay dito nga sa Smart Omega. Pero ngayon nga ay lumipat nga ito ng koponan dito sa Blacklist. Paano kaya nangyari yon? Baka hindi pa nga talaga totally kinukuha si Sensui ng Smart Omega. Kaya naman na pagdesisyonan siguro ni Sensui na sa Blacklist International na lamang siya magtungo. O di kaya'y niloan ng Blacklist International si Sensui dito nga sa Smart Omega. Pero sobrang napakalabo nga niyan dahil kinakailangan din ng Smart Omega ng isang jungler. Kaya nga napilitan itong si Kelra na mag-jungler dahil wala nga silang jungler nung kalaban nila itong Game Lab. Kaya para sa akin malamang, sa malamang yan ay official na ngang miyembro si Sensui ng Blacklist International. Kung titingnan nga kapatid ay mukhang papatry out nga itong Blacklist International para dito sa spot ng jungler. Pero kakaiba nga ang kanilang patry out dahil isinasali nga nila agad ito sa mga tournament nang sa gayon ay makita nila kung magiging effective nga ito kung isasama nila dito sa kanilang koponan sa MPL para sa paparating na season. At sa ikinikilos nga ng Blacklist International kapatid, may mga fans nga na nag-iisip na baka hindi nga maglalaro itong V-Wise para sa susunod na season. Well, tingnan na lamang natin ang bagay na yan dahil kahit papaano nga kapatid ay mag-benefit din itong Blacklist International sa bagong patch na ito. May mga nagkasabi nga kapatid na di umano magbabalik daw yung dating prime nitong Blacklist International lalong-lalo na noong MPL Season 7 at Season 8 dahil sa bagong patch ng Mobile Legends. Sa pagpapatuloy nga kapatid, naglabas na nga itong ESL kung ano nga bang gadgets ang gagamitin ng mga player dito nga sa tournament na ito na kung saan sa Indonesia nga ito gaganapin. At bukod pa nga dyan, ang gagamitin nga ng mga pro player ay ito nga Samsung na naman na hindi nga sanay-sanay yung mga player natin dito sa Pinas. Usually kasi kapatid, iPhone nga ang ating ginagamit dito sa paglalaro ng mga pro player.
Fighter. Pero pagsapit nga dito sa ESL na gaganapin sa Jakarta, Indonesia, Samsung Meta na naman ang gagawin nitong ang Indonesia. Kung ating ang matatandaan, kapatid, noong nakalipas na IESF nga, ay nahirapan talaga itong Blacklist International dahil syempre sanay na sanay nga sila sa paggamit ng iPhone at biglaan nga silang pinagamit nitong ang Samsung, dahilan kung bakit natalo rin talaga ang Blacklist International. At ngayon nga, since puro Indo nga ang makakalaban ng Bren Esports, kapatid, ang ipapagamit nga ng Indo ay Samsung na naman. Para syempre matalo nga ang ating kupunan. Ang mahirapan talaga rito, kapatid, ay itong si Kyle TC. Paano na lang makakapag-kibol-kibol itong si Kyle TC kung nahirapan nga siyang gumamit ng Android. So kapatid, ano ang reaction mo sa video na ito? I-comment mo sa baba. Maraming salamat.